Itong Enterprise Hatchery Bootcamp, pang ano to, pang akit sa mga estudyante na sumali sa competition next year. At ang isang purpose din ay para ma-drill sila sa essentials of developing a business idea and presenting a business idea. Ganun lang. In fact, itong ang Enterprise Hatchery Contest actually, open yan maski hindi sa nag-attend sa bootcamp. Pero itong bootcamp talaga, magandang chance para sa mga estudyante na ma-expose sila sa mga business ideas, mga techniques galing sa mga existing entrepreneurs. Kaya nandito yung mga taga-JCs eh, kasi yun ang talaga mga negosyante yun eh. At alam na nila yung pasikot-sikot sa business. At least, maipahagi sa kanila, sa mga estudyante, yung mga experiences nila. At ito ang talagang main purpose nitong bootcamp. JCI is a youth organization. We're the oldest leadership organization in the Philippines. So what we do is we focus on business and community development. We develop opportunities that will empower young people to create positive change. We've been doing boot camps all over the Philippines. So one reason is that we met Sante because Sante has the same mission and objective as JCI, which is like community development. And we already made different boot camps. We already had a tech boot camp. So right now we want to focus on agri. Depends on where we're going. If the community is strong in agriculture, we help them promote agriculture. It's like the future generation, we help them. Like now, we want to give them a breakthrough, a development opportunity. That's why we met with Sante, because they also have the same focus. Ang Enterprise Hatchery, nag-umpisa yan sa idea ni Mr. Ong na karamihan ng mga graduates natin sa fisheries, at that time, fisheries lang, kasi ngayon, pati agriculture, ang hinahanap employment, nagpapa-employ, imbis na pumasok sa sariling negosyo, nagpa-employ. Kaya naisipan tong vehicle ng competition para sila maakit na may maganda rin maging sariling boss. Isipin nyo, yan lagi kong sinasabi sa kanila na kung hanap sila employment, isang employment yan sa sarili lang nila. Ngunit kung magpatayo sila ng negosyo, marami silang ma-employ. Hindi lang sila, kundi marami makinabang. Dalawa, tatlo, apat, lima, sampo, at kung lumago yung negosyo, baka by the hundreds pa. Oh. Kaya yun, importante talaga sa palagay natin na yung ano natin dito sa production natin sa Pilipinas, mapa-unlad natin kung mas maraming entrepreneur. Madali lang to eh. Actually, this is a competition for business ideas. Kaya ang tanging babatayan sa mananalo ay yung business plan nila. Sabihin sila ng business plan, may format na kami, nakalagay naman sa website. Pagkatapos submit nila, ay ito titingnan namin. Una, internally sa Sante Foundation, kami lang, tingnan namin yung technical aspects. Tama ba itong sinasabi tungkol sa technology, mga paano ma-produce, yung mga costing ng mga materials, ganun. Pero pagkatapos niyan, ilalabas namin yung mga proposal na to para husgahan naman yung financial aspects. Ito, yan, humihingi ng tulong dito sa mga professor sa AIM actually, ang ginamit namin for this year. At sa next year, malamang ganun din, ano. Pagkatapos, yung mga mapili, as many as 10 ha, kung magandang ano, as many as 10 ang pwedeng i-finance na pumunta. Ang mapalanulunan nila actually is the chance to come to Manila, all expenses paid. No? Pagkatapos, ituturo namin sila sa mga magandang, say, mga interesanting negosyo, mga planta, siguro mag-appointment din kami sa mga batikang mga negosyante na dito, no? Yung mga narinig na babasa natin yung dyaryo na makasalamuha nila, mga ano. Pagkatapos, yan, bigyan sila ng chance na i-pitch, no?
ibenta yung idea nila, yung business plan nila before a group of mga potential investors. Mga humbida tayo. Kaya live audience ito, live audience. Nandiyan sila. Pagkatapos, kung magustuhan yung idea nila, may mag-invest to as much as ₱500,000. No? Magiging partner nila, hindi lang sa puhunan, pamumuhunan, kundi partner pati sa pag-mentors kanila. Kasi ito mga ano to eh, mga experience sa businessmen eh, yung mag-finance kanila, para mag-guide sila. Bukod pa doon, yun bang guidance in terms of marketing, siguro malinkages in terms of suppliers or market, no? Kasi mga Manila-based ito eh. And it, talaga namang alam natin na Manila is the biggest market, no? Center ng industry, no? Kaya ganun ang mangyayari. Okay naman, no? So far, this is our second bootcamp. Yung unang bootcamp na sinagawa namin ay sa para sa Northern Mindanao. Ito ginanap sa Mindanao State University in Awan, Samisamis Oriental. At dumalo doon yung mga agricultural schools, katulad ng Central Mindanao University, pati yung Mountain View College, yung MSU Marawi, doon din. Magagandang mga idea ang nailabas during the bootcamp, nakakatuwa. No? Kaya ngayon, ito, inasahan din natin na gano'n din ang mangyayari dito. Well, we're very happy to be here at CLSU and I see a lot of potentials in the teams that participated in Enterprise Hatchery Bootcamp. Ang objective namin na tumulong sa mga estudyante to translate their ideas into big business. Yun. I think we accomplished the first steps. We expected a bigger turnout, pero masaya na rin ako because the schools that were farthest, yung taga Pangasinan, traveled all the way here to Nueva Ecija, and at the same time, they had very good ideas to contribute to this meeting. CLSU, of course, Center of Excellence. We're honored na dito kami naka-locate and to be one of our partners in this event. Ang turnout is very balanced, very nice. The next is maybe we're gonna go to different schools and provinces. We want to expand it more so that mas marami pang students ang makinabang. Well, we'll be traveling to UP Visayas next month and Bicol University and MSU Gensan or Davao. We're excited about conducting the next. I think every boot camp that we did, we've been improving. We know now what is needed to trigger those bright ideas and make them take their first baby steps up the ladder of entrepreneurship. Message is be better and create positive change. Empower yourself so that you may impact your community. Sana welcome nila to as a way for their students to also think of entrepreneurship rather than just employment. At sana suportahan nila yung estudyante yung pupunta dito para naman mas maganda ang participation. At maski naman hindi sila nga nakapadala dito sa bootcamp, baka may mga kani-kaniyang mga dahilan sila bakit hindi sila nakapadala ng mga estudyante ngayong bootcamp, sana naman sumali sila sa actual competition which will be next year. Sumali kayong lahat, mga kabataan, or maybe not just kabataan. We're open. We've opened this Enterprise Hatchery Contest to age 18 to 35. So the people who are who have a few years of work experience, maganda yun na it's about time that you take a step towards entrepreneurship. You translate what you know into a business idea. You present it in the next contest of Enterprise Hatchery. And who knows, you might be the next millionaire.